Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin?" Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw pong ito ay formal nating sinasara ang pagdiriwang natin ng Pasko. Ngayon ang the official conclusion of the Christmas season. Kaya tatanggalin na rin muli natin ang mga dekorasyon ng simbahan sapagkat bukas ay babalik tayo sa mga araw sa karaniwang linggo. At ang ganda ng pagtatapos ng season of Christmas. Ang pagtatapos ay sa pagsisimula ng misyon ni Jesus. Kahapon ay pinagdiwang natin ang piyesta ng Epiphania. Yun daw po ang Second Theophany o Second Epiphany. Ang una ay noong Pasko, ano? Nang ginunita natin ang pagpapakita ni Jesus sa mga pastol. Kahapon ay ang isang pagpapakita rin, pagpapakita naman sa mga pantas. At ngayon daw po naman ay parang third theophany o pagpapakita ng Diyos o third epiphany. Ngayon naman ay pinapakita siya na magsisimula ng kanyang misyon. At ang ganda ng kung ating babalikan yung binasang ebanghelyo, no? Ang ganda ng pagpapakilala o revelation na nangyari. Ang pagpapakilala ay galing mismo sa Ama. May nangyaring pagpapakilala. Sabi habang binibinyagan si Jesus ni Juan, may narinig na tinig ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang hula po kasi sa lumang tipan ng propeta Isaias na binasa sa atin kanina, ang darating daw ay lingkod. Lingkod ng Panginoon. Hindi lang pala siya ordinaryong lingkod. Ang darating pala sa pagpapakilala ay ang anak ng Diyos. Kaya merong revelation, may pagpapakilala, may epiphany na naganap sa tagpong ito sa Ebanghelyo. At sa panig naman po ni Jesus, napakahalaga ng naganap na pagpapakilala ng Ama. No? Dahil sa pagpapakilalang ito, naging malinaw naman kay Jesus kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon. At nakita natin ang bunga ng nangyaring ito kay Jesus. Ano? Pagkatapos nito, parang handang-handa na siyang harapin ang kanyang misyon. Ano? Kahit na sino ang kanyang maging katunggali, kahit na demonyo,
Kasi malinaw kay Jesus kung sino siya at ang kung ano ang kanyang misyon. Ako ang God's beloved. Ako ang minamahal na anak ng Ama. Kaya parang ready si Jesus para simulan at umpisahan ang kanyang misyon. Maganda ring i-remind ang ating sarili ano na sana hindi nawawala 'yon dahil nang binyagan tayo, inari tayo ng Diyos na anak niya, ano? Sana ganun din tayo sa pagharap natin sa iba't ibang misyon ng buhay. Hindi tayo matatakot dahil alam natin na tayo'y mga bugtong piniling mga anak ng Diyos. At ngayon nga po ay itong ang naging hudyat ng pagsisimula ng misyon ni Jesus. Ito ang parang dito nakita natin ang sa ginawang ito, nakita natin kung paano gagawin ni Jesus ang kanyang misyon dito pa lang sa simula. Paano niya inumpisahan? Ganda kasi yung nakita natin sa gospel natin ngayon. Paano niya inumpisahan? May mga nag-uumpisa ng misyon, mga leader, pag nagpapakita ng pagsisimula ng misyon, ang ginagamit ay lakas at kapangyarihan. Yan ang mga namumuno sa mundo, no? Papakita ang kanilang lakas, ang kanilang kapangyarihan. O kaya naman, pananakot at dahas para pakita na mas nakakahigit sila, no? Pero ibang-iba talaga ang paraan ni Jesus ng kung paano niya gagampanan ang misyon. At ipinakita niya ito sa simula pa lamang, no? At paano niya pinakita? Bagamat wala siyang kasalanan, inihanay ang kanyang sarili sa mga makasalanang nagpapabinyag kay Juan. Hindi naman siya dapat binyagan dahil wala naman siyang kasalanan. Yung ginagawa ni John ay pagbibinyag para sa pagbabalik loob. Wala namang kasalanan si Jesus. Pero kahit wala siyang kasalanan, inihanay niya ang sarili sa mga nagpapabinyag kay Juan Bautista. Doon pa lang makikita na natin kung paano niya gagawin ang kanyang misyon, ano? Sa pagiging kaisa natin, nakiisa siya sa ating kalagayan. Pinili niyang yakapin ang ating abang kalagayan. Sinamahan niya yung mga taong nasa abang kalagayan dahil sila'y makamangasalanan. Kaya dun pa lang, ano, kitang-kita mo na yung kakaiba dito kay Jesus. Kaya sinimulan niya ang mission not by domination, not by force, but by being one with us. Kaya yung pangalang binigay kay Jesus na sinabi ng anghel, tatawagin siyang Emmanuel, God with us. At dun pa lang sa umpisa ng misyon, talagang pinakita na ni Jesus. Inihanay, isinama, ipinila ang sarili para ipakita na He is one with us. He is in solidarity with us. Kaya yan ang litaw na makikita natin kay Jesus. Litaw na litaw din sa tagpong ito sa pagbibinyag ang kababaang loob ni Jesus. Diyos pero ibinaba ang sarili at niyakap ang ating abang kalagayan. Paano hindi mo naman hahangaan ang Diyos na yan, ano? Letter of Paul to the Philippians, at sa kanyang pagiging tao, nagpakababa siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus.
Siguro ngayong araw na ito na ating pinagninilayan ang pagbibinyag kay Jesus, siguro ito yung grasya din na hingi natin sa ating buhay. Yung grasya na matularan si Jesus sa kababaan ng loob. At kailangan natin yan. Ano? Kailangan natin ang grasyang yan. Ano? Minsan kasi, kapag gumaganap tayo ng misyon, minsan nawawala yung pagiging mababa ang loob. Magandang halimbawa daw dito na larawan, yung mga kambing. Yung daw pong mga kambing, pag nagkasalubong sa makipot na daan, walang umaatras. Hindi sila marunong lumakad pa atras. Kung makipot na makipot yung daan, hindi sila nakakalakad pa atras. Pero may kakaiba po silang solusyon sakaling magkasalubong sila sa makipot na daan. Ang solusyon daw ng mga kambing, humihiga o dumadapa para ang isa ay makahakbang para makaraan silang dalawa. Kaya siguro magandang larawan yun, ano? Pag may nakakasalubong, ibinababa ang sarili para pareho silang makalampas. Ngayong araw na ito, siguro maging mga kambing tayo. Hindi man kayo naligo ngayon at amoy kambing kayo. Hindi naman doon, ano? Kundi sana yung grasya ng kababaan ng loob. Sa landas ng buhay, marami tayong nakakasalubong habang ginagampanan natin ang misyon natin sa trabaho, sa community. Minsan, ano, kapag gumaganap na ng misyon, may nakakasalubong tayo. At madalas tayong may nakakabangga, nakakaharap. Maganda yung gesture na pinakita sa atin ni Jesus sa pagsisimula ng misyon. Tularan natin si Jesus sa kanyang kababaang loob sa halip na magunahan, magparaya, sa halip na mag-agawan, magbigayan, sa halip na magpataasan, magpakumbaba tayo sa isa't isa at laging magpaparaya sa kalooban ng Diyos.